guys, prepare kami para check namin yung relay station sa bundok. Ito na yung time na aakyat kami kasi maayos na yung ano, mga daan. Tapos yung ano, yung klima natin mainit-init, medyo kulimlim konti. Ayan na. Oh, so I think ngayon is a bit safe na para to travel. Ayan, so magmo-motor lang kami para makakapasok kami. Alright, see you. Poste. Hirap. Primary lines na sa gilid ng poste. Ayan, oh. Bagsak ng mga poste. Ayun, tagilid. Ito yung direction na papunta tayo sa ano, sa ating relay station. Ayan, tagilid na yung poste na naman. Kaya medyo matatagalan talaga to, guys. So, ayan, oh. Ayan. Ayan, sa baba. Bagsak lahat. Ayan, laki ng damage dito sa mga grid power. So, mangyayari na ito, guys, ngayon, mag-harvest kami ng vending machine. Nagkali ko walang mask ko para mas clear. Ayan, taagad, dami siya mga poste. Kahoy, may nakayon dyan. Ayan nga, dahil sa mga puno ng kahoy, ngayon yung nakakadamage sa mga kuryente. So, ngayon, guys, ang gagawin namin is i-check natin yung ano, yung tower natin, whether tumatayo pa ba, nakatayo pa ba, if okay pa ba siya. Ayan, may kawayan lang, ano, i-sinuport. Pag nakatayo lang, tapos check natin yung solar na tumatakbo pa, nag-charge. So, mangyayari niyan, yung ating vending machine, ating i-harvest na lang. Kasi, more or less, yung sabi nila, mga isang buwan pa to bago may balik yung kuryente. Kaya, pointless kung aantayin pa natin yung isang buwan, harvest na natin yung vending machine kahit magkano lang yung laman. Kahit papano yung may bahay, taga-bahay doon, sa pinag-iiwan, may magamit din na share nila. Ayan o. So, yun. Mga kuryente na dito na part, ayos lang. So, dun sa lower part, yun yung may medyo magrabe yung ano, damage. And guys, resume natin pagdating natin. Yan, dito na tayo, guys. Dito na tayo sa ating... Ano, Wilgin? Ayan yung bed natin. Pero punta muna natin yung ano natin doon. Tower. Tara. Doon muna tayo sa ano. Sa loob. Ayan. Dito na tayo, guys. Ayan, guys. Lalakad lang. Wait lang, guys. Ha? Tubig daw niya. Ay, nago. Pon kami, ha? Hindi mo dyan. Tools. Mga tools, flowers, lahat. Okay. Ayan, guys, ha. Diretso muna tayo. Lalakad-lakad muna tayo. Anyway, malapit lang naman yun, eh. Dito na tayo, guys. Ayun, nakatayo pa yung tower natin. Ito ay 80 feet na monopole. Ito yung inaalala ko, guys, kasi yung solar panel niya nasa ano,
sa tip ng pinaka 80 feet. Ayan. Dito ata. Asa? Ah, katong kwan? Oh, mupitin na siya kay Musparkman. Buhi ko na. Live. Ayan, check namin. Oh, ayos lang oh. Okay lang, naka-align pa rin lahat. Ayan. Tapos yung panel, okay lang. Okay, so 80 feet to guys. Ito ang aming patch panel. Itong patch panel guys. Mabuksan natin. Sugay mo oyo, gugato. Buksan natin yung patch panel guys. Kasi dito kami para ma-double check lahat. Ayan o. Ilang meters? Mga 7 meters lang tong width nito guys. Every going ba yan? Banting. Every from the pole, 7 meters papunta doon. 7 meters. 7 meters tapos kabila. Supposed to be balak namin. Dapat malapad pa sa 7 meters. Pero ayos lang. Pero battery. So ayan, charging tayo guys. So okay lang yato na ano. Okay lang yato. Dito mo pastak diyan. So ngayon, nilagyan natin ang cellphone. Two bars. Wala lang i-charge kuryente. Solar ni diyan. Solar. Since wala kuryente. Kasi wala. Oh, kasi nilagyan namin 'to na ano, grid power guys. Nilagyan namin ng kuryente 'to. From that. Kaya nga lang nasira yung ano, yung ayun may bahay doon. Doon kami kumukuha ng power. Kaya binaklas na lang lahat. Ato inyo ha. So, ayan. Galing niya na daan sa kitab, jump sa kalula. Dili po sa magabi eh. Plano na akong dili. Tanggalin na natin tong charger. Dili na sa angkon. Kani, kung maladlad nito pa naladlad. Atong tanggalon ni Jen, charger laman. Kay mo ni siya mo consume na siya og battery. Sige na siya. Kuha man siya. Kaya wala may... Yan guys, tatanggalin natin itong ano, yung charger clip. Kasi walang kuryente. So, para hindi siya... Nani kuryente dyan, balik po yan na paslak. Pero, testingan na itong solar na. Sa? Kasi pa wala akong... Pwede. Full solar na lang. Hindi na namin yung ano. Hindi na namin lalagyan ng kuryente. Full solar lang. Ito din, tanggalin natin ito. Nilagyan namin no guys, so ayan, inverter. Luluwag dyan? Asa? Luwag? Luwag pagkabalik. Sige, hugdi. Philips ka daw. Agi palas din yun dyan? Okay, pa-restart ako na. Pina-restart ko. Kung kanil. Dada. May Philips ko dito sa ano sa bag. Dito. Wala ko. Dire. Ayan, sa backpack ko. So, hihipitan natin yan guys. Kaya, ready na. Ito ngayon, di ba walang power, so kailangan nilang charging ng cellphone. Pero dito mahina yung charging sa charging port ng ano, ng USB port ng controller. Kaya nagdala akong ganito. Ito is yung mga ginagamit ko sa mga vendo machine. Ang input nito neto is 12 to 24 volts. So kung ikakasa natin to dito, mag-output naman siya ng 5 volts. So pwede na mag-charge dito. Kasi maganda na ito kasi 2 amperes yung output ng kanyang 5 volts. Kaya mas mabilis. So dito, sa input side, mayroon ako nakaabang ng wire, kable, ganito. So feed na natin to. Pag nalagay natin to, iilaw siya ng red. Ayun, nailaw ng red. Test natin dyan, cellphone mo dyan. Oh, USB lang. Dito na mag-jump, ikaw na. Tapos test natin sa cellphone nila guys ha, kung nag-charging ba.
Ayun, charging. 38 volts. Ayan, charging. May ano na ano, sign. So ngayon, iiwan ko lang dito. Ano lang ito? Nay. Somewhere. Dito lang. Dito lang, guys. Ayan. Ito yung temporary permanent. So, kung gusto ito, mas maya na. Pwede siguro. Ayun, tanda niya sa ground. Dito lang sa mga... Ano lang? Ako na Oakland, inigwan. Kanilang tibuok. Jin, kanilang tibuok ka na. Pumucharge ka. Naman eh. Sablay yung charger dito. Yung charger bilhin naman niya dito. Sablay dito para fix siya. Dili siya musig ka bira-bira ba? Pwede po, para di mas yung mabikil. Bilhin na yung wire dito dyan. Bilhin na yung wire. Huwag magyapag kakacharge dyan dito. Dito na magyapon. Sablay na lang. Para safety. Ayan guys, tapos na. Tapos na yung check natin. Tingnan yung paligid oh. Nasa ano siya, liblib na parte ng bundok. Ayan oh. Maraming mga niyog. Ayan. 80 feet. Wait lang ha. Wide. Ayan. Okay, that side, yung sa gilid niyan, pangpang na yan. Makikita na yung overlooking siya. Ayan yung ano niya, position niya. Tara, let's go guys. Balik na tayo sa, ano, punta tayo sa vendo machine. Ang problema guys, papunta kami sa vendo machine. Pero yung susi ng vendo machine, hindi nadala. Anak ng tipaklong. Ang layo ng tinravel natin pero wala yung susi ng ating vendo machine. Paano natin maha-harvest yun? Ayan guys. Diyos ko po, umuwi na lang kami guys kasi nga naiwan yung susi. So no choice, talagang umuwi kami. Babalikan lang namin after a few days yung ano natin, yung ating siguro baka bukas na balikan natin yung ating ano vendo machine para sa harvest natin. So anyway, yung importante is yung ano natin, yung intention natin na mag-maintenance ng ating mga location, mga tower, ma-check natin ayan, para ma-assess natin, para kung makita natin may problems ba, at least nabisita natin. Yun lang yung importante doon. Okay na, masaya na ako doon. Di bali na yung harvest, balikan lang natin. Sorry guys, balikan lang natin yung harvest guys. Okay, sabayan nyo kami, vlog din natin ulit yun. So, ayan guys, ito na, hanggang dito lang yung video natin. Thank you very much for watching. And then sa kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, pag kayo pa po ay bago sa ating channel, please do hit the subscribe button and then sabay nyo na rin yung notifications bell para syempre kayo may notify every video upload natin. So salamat guys once again. Hanggang dito na lang. It has been your tech guide. My name is Chan. Same practice and make sure you do it yourself. Bye for now.
Huh?